Hi guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-usapan natin ngayon guys ay kung paano natin pataasin yung progesterone hormones natin. So meron tayong mga natural remedies o kaya home remedies or yung mga medical remedies. Pag-uusapan din natin ngayon guys kung ano yung mga food na dapat natin i-take para tumaas yung progesterone level natin, yung mga medication, at yung mga benefits at yung mga side effects. So, ano ba ang role kasi ng progesterone? So, ito ay pinoproduce din ng ovary natin. Ito ang tinatawag din nila na pregnancy hormones. Kung mababa ang progesterone natin, mahihirapan tayong magbuntis. At kung mababa yung progesterone natin, it means meron tayong hormonal imbalance. So, ito na yung mga sanhi ng PCOS, yung polycystic ovarian syndrome, yung mga cysts, yung mga fibroids, myoma, tapos yung makapal, manipis yung matres, at yung mga endometriosis. Lahat yan ay sanhi ng hormonal imbalance at ang nangunguna dyan ay mababa yung progesterone natin at super taas, meron tayong excess na estrogen sa katawan natin. So, hindi lang ito guys yung kailangan natin i-balance, ha? Meron din yung mga LH, yung luteinizing hormones, yung FSH, yung follicle stimulating hormones, yung T3 and T4, which means yung mga thyroid hormones natin. Kailangan din i-balance yung mga yan para walang problema at para sa easy na pagbubuntis. Pero ito talaga yung pangunahin. So, dapat talaga i-balance natin, pataasin natin yung progesterone natin. Kasi ang progesterone guys ay responsible siya sa pag-regulate, pang-maintain, pagandahin niya yung matres natin, yung endometrium natin, especially yung lining ng matres natin. Yun, kung mababa yung progesterone natin, so meron nga tayong makapal or manipis na matres kasi nga hindi nga balance yung mga hormones. And yung progesterone din guys ay ipiprepare niya yung matres natin para sa pagbubuntis. At kung maganda yung progesterone hormones din natin sa katawan, may iwasan din natin yung endometrial cancer, yung cancer sa matres. Ang progesterone din guys ay responsible sa pagpapaganda ng discharge natin sa cervical mucus natin. Kasi pag maganda nga yung hormones natin, yung cervix natin magpuproduce naman siya ng magandang discharge, yung cervical mucus. And ang progesterone din guys ay imi-maintain niya yung cholesterol natin sa katawan. Kaya karamihan yung mga matataba guys, excess sila ng estrogen at super low yung progesterone nila. Kaya ayun nga, madaming matataba na may PCOS at yung mga cysts, fibroids, ayun nga, sanhi ng low progesterone level. Kung mababa ang progesterone level natin, so meron tayong irregular periods or infertility, yun, mahihirapan magbuntis. And meron nga tayong ayun, makapal or manipis na matres at nagsasanhi din yan ng bleeding. Kapag makapal yung matres natin, meron tayong spotting o kaya bleeding in between periods. Akala natin na mens natin o kaya akala natin nagbi-bleed or nagme-mens tayo every month, hindi pala, wala palang nare-release na egg sa ovary natin. At yung lining lang ng matres natin yung nagbi-bleed na akala natin na period natin. Sanhi din yan ng low progesterone. And sa mga pregnant naman, kung low progesterone din yung mga pregnant, mataas din ang risk ng miscarriage. Kasi ako guys, yung first pregnancy ko, all the way na ako na magpa-check ng mga hormones na, although nagpa-overall hormonal checking na ako noong TTC pa, and then ayun nga, kung napanood niyo yung mga previous videos ko, madami akong problema din sa hormones, but I manage it through vitamins and mga home remedies.
And yung first pregnancy ko, ang sabi ng Russian na doctor ko, ayun nga, baka mababa pa rin yung progesterone level ko. Kaya, ayun yung sanhi ng miscarriage din. Ang mababang progesterone ay risk ka ng miscarriage, risk ka na makunan kapag buntis ka. Kaya nung etong second pregnancy ko, guys, since na-confirm ko na nag-pregnant ako hanggang 12 weeks, nag-progesterone treatment ako, oral, tsaka yung suppository, yung sinasaksak sa puwerta. So, yun yung nag-supply ng progesterone hormones ko. Kasi itong progesterone hormones din, guys, ayun nga, binibigay ng doktor na yung mga sinasaksak sa puwerta at yung pills, progesterone pills na iniinom natin pag buntis tayo, yun nga yung pampakapit. Kaya ayun nga, sabi nila, ang progesterone ay pregnancy hormones. Dapat okay yung progesterone natin para mabilis tayong magbuntis. And then, pag nabuntis tayo, dapat okay pa rin yung progesterone level natin para hindi tayo makunan. Yun. Okay, so paano pataasin? Meron tayong mga medical remedies and natural remedies. Dito muna tayo sa medical remedies, guys. So, meron mga piniprescribe ang mga doctors na mga creams, yung mga progesterone creams. Example ng mga creams na to, yung Generate the Progest Cream, Now Progesterone Cream or NOW Progesterone Cream, Wise Essential and Wild Yam and Progesterone Cream. So, paano gamitin yung mga progesterone cream na to? So, kuha lang tayo ng super konti yung dime size ng cream and then irarab natin dito sa wrist natin, sa palm natin, sa thighs natin, yung sa hita natin, and tiyan natin 2 times a day. So, depende naman din yan sa order ng doktor nyo. Meron din mga menopausal progesterone cream na gagamitin ng 14 days at 21 days para, ayun nga, pag maganda yung progesterone natin sa katawan, pag malapit ng magmenopause, maiwasan yung mga yung mood swing, yung parang nasusuka. Kasi yung mga signs ng menopausal din, guys, ay parang signs din ng pregnant ka. Kasi ngayon, sa hormonal changes, lahat yon ng hormonal changes. Kaya nararanasan natin yung mga signs na yun na parang buntis tayo pero malapit na parang magmenopause. And then yung mga pills, yung mga progesterone pills. Madami din akong nababasa sa mga comment section, bakit yung OB ko, yung doctor ko ang niresita sa akin ay pills lang. Magpipills ako eh, gusto ko ngang mabuntis, sabi nila. So, ayun nga, ang progesterone pills, guys, ay parang yung pills din ng contraceptive pero progesterone lang. Kasi meron yung combined pills, yung estrogen tsaka progesterone. Yun yung combined pills na tinitake natin na pang contraceptive natin kung ayaw nating magbuntis. Pero pag sa hormonal treatment, kung mababa nga yung progesterone natin, yung doktor nyo, guys, ay magre-reseta ng mga pills, ng progesterone pills, gaya ng Provera, Implanon, and Igestin. Yun yung mga progesterone pills. So, dito naman tayo sa natural remedies. May mga food tayo, may mga pagkain na dapat natin i-add sa diet natin para ma-stimulate yung hormones natin, ma-stimulate yung body natin na mag-produce ng more progesterone. At kung hindi nyo pa napapanood, guys, yung video ko na diet para sa mababang progesterone, ito siya, panoorin nyo, guys. Ito yung mga details na diet or pagkain para matulungan natin ang katawan natin na mag-produce ng more progesterone. Example ng mga foods na to ay beans, broccoli, cauliflower, yung mga healthy nuts, and yung mga cabbage, spinach, and yung mga Brussels sprout, and then yung mga whole grains. And then may mga food naman na kailangan din natin i-take para bumaba yung estrogen natin. At kung hindi nyo pa napapanood din yung video ko about estrogenic food, yung mga dapat nating iwasan, detailed na mga content ng mga estrogen na food, ito siya, panoorin nyo, guys, para maiwasan natin yung mga food na yan kasi content siya ng high estrogen. So, papababain natin yung estrogen level naman natin para tumaas nga yung progesterone natin sa pagkain ng cabbage, shellfish, walnuts, and bananas.
Yung other natural remedies, guys, ay maintain your body weight. So, lagi kong sinasabi sa inyo, guys, diet and exercise nga, maintain your body weight. Normal BMI natin is 18.5 to 23.5 for adult. So, dapat i-maintain natin ang normal BMI. And as I said nga, yung matataba talaga kasi sugar and cholesterol. So, ayan, karamihan meron mga PCOS, myoma, and fibroids. So, ayun yung mga nakakasanhi ng mahirap natin pagbuntis. And then next, the natural remedies aside from maintain your body weight is reduce stress. Kasi as I said, lagi kong nababanggit din sa mga previous videos ko, kapag stress tayo, nai-stress din yung mga hormones natin. Ang stress, guys, it triggers yung mga hormones natin. Kaya stress din yung mga hormones natin, hindi sila makapag-function ng maigi. Kasi ang stress talaga, napakalakas niya na manghila ng immune system. Alam nyo ba, ang pinakaunang sanhi din ng cancer ay stress. So, iwasan talaga natin ma-stress. So, dapat marunong din tayong mag-manage ng stress. So, i-manage natin yung mga yan. Just let it go. Huwag na lang nating pansinin. Dapat mag-enjoy lang tayo. And then next is yung too much exercise. So, lahat naman ng sobra, guys, is pangit, diba? So, huwag naman yung talagang pagod na pagod ka, exhausted ka sa pag-exercise. Huwag naman yung katamtaman lang. We need exercise but not too much. So, yun lang, guys, and sana nakatulong ang video na to. So, be sure na panoorin niyo yung mga ibang videos ko about sa diet ng progesterone and how to lower or how to avoid yung mga estrogenic food. So, i-click niyo lang, guys, itong photo, guys, and then click videos. Madami na po akong videos about TTC, about vitamins, and pwede niyo pong panoorin dito sa channel ko, guys. And kung nahiya kayong mag-comment dito sa YouTube, you can chat me on my FB page. Please follow and like my FB page. Ito siya. And please support me to my other YouTube channel. Ito siya. I'm doing daily vlog in here. Please subscribe din, guys. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe and click the bell button. Select all para ma-update po kayo every time na meron akong bagong uploads. Bye-bye and God bless!